Naaalala mo ba? Kasi ikaw, hindi kita makalim. Kaligaw! Akala mo siguro matatakasan mo kami. Wala kang kawala! Yung ginagawa mo rito. Yes, pwede ba tayo mag-usap? Bay, kabaw ko, di ta okay ka rin. Pero sana nandun ka para sa kasal ko. At gusto ko sana best man ka. Simulan na natin ang ligaya. Pare, bilisan mo. Hindi na sumasagot si John. ETA 18 minutes. Tulungan niyo kami, Panginoong Diyos. Hindi ko kakayanin pag may manangyari kay John. Stong! Stong! Oh! Pare! Asan ka, brother? Brother, parang lalim na iniisip mo, ah. Brother, para ba naman di lalim yung iniisip ko? Brother, buong maghapon ako nagtatrabaho. Tapos kunti lang yung kita ko. Ay, alam mo, ang laking epekto talaga simula nung tinanggal nila yung incentive sa atin, eh. Oo nga. Eh, alam mo dati, 20% lang yung kinakalta sa atin. Eh, ngayon, 30% na. Eh, lugi naman tayo sa gasolina nun. Eh, baka nga... totoo yung sinasabi nila na nalulugi na yung biyahero. Sa dami ba naman nating kakumpetensya, baka mag-grow tayo isang araw, biglang magsara na lang yung kumpanya natin. Huwag naman sana. Eh, brother, ito lang yung alam mong trabaho. Kahit naman ako eh. Eh, wala tayong magagawa. Laban lang. Laban lang. Painom ah. Oo naman! Multiply yan. Kuya. Oh, Bard! Palis ka na? Kuya, kasi hell week namin ngayon. Pagtas ko ng klase, diretso kami, overnight kami, magre-review kami. Carl, pagpasensya mo na, ito yung allowance mo. Carl, pasensya ka na. Kulang yung allowance mo. Kasi, konti lang kinikita ko sa biyahero eh. Kaya testis mo na, tipid-tipid mo na. Hindi kuya, kasha na to sa akin, kaya kong pagkasha yun to. Pero ikaw ba, baka naman wala ka na naiipon. Parang di ka na nga kumakain eh. Ano
Huwag ka na mag-alala sa akin. Yan, laki ng taba akong ito. Magdalawang araw to. Naku ba? Sigurado ako, kuya. Oh, ikaw ang kumain ng mabuti at mag-aral ka ng mabuti. Okay? Tama. Ingat ka. Tama. Okay, latay. Ingat ka. Carl, ingat ha. Ingat, yeah. Ingat. Ay, alam mo pare ko eh. Buti na nga lang, meron akong kliyente. Matanda yun. Mm. Gabi-gabi, hatid sundo ko yun sa opisina niya. Oh. Pero, buong kita sa akin. Kasi hindi ko na pinadadaan sa api. Pandagdag kita ko rin. Magandang diskarte yan, ha? Ayos yan, ha? Ako naman, brother, ang naisip ko magtinda ng mga chicharon sa mga nagiging customer ko. Ay, magandang yan. Diba? Parang may mga dagdagan ng kita din tayo dyan. Asya nga pala, brother, mukhang kailangan ko na umalis kasi may pinapautosan si Buboy para dalhin ko daw kay Annabelle. Oh. Ah, okay. So, sige. Okay, kunan ako, ha? Okay, ingat ka, ha? Ingat. Okay lang tayo, bakit? Oh, laban lang. Lace. Yeah. Tara. Parapak! Ano yun? Parang pala may iso yung putok ng galing. Tumad na natin. Ako po, kalamiso yun nga. Han, bilis, bilisan mo. Tawag ka na, plus tulungan natin sila. Flora. Yes po, yung paborito po ba ng asawa niyo ulit? Yung white roses? Siguro ibahin naman natin. Pero gusto ko sana yung pag binigay ko yung bulaklak ang message ay parang let's move on or let's start all over again. Yung ganun message yung gusto ko. Ah, sakto, Mayor. Meron kaming bagong dating. Ito, sunflower. Kita niyo, ang ganda, oh. Yan po ay sumisimbolo ng araw. So, bagong simula, para sa long life and lasting happiness. Tingnan niyo po. Ito ba ibig sabihin ng bulaklak na ito? Yes po. Sige. Ito na lang. Oh, pinapasok na kita dito sa opisina, ha? Paano? Ang report sa akin doon sa labas, eh, hindi ka daw kumakain. Namumutla ka, nahihilo. Bakit? Ano ba problema? Ang sabi ko po sa kanila, Mayor, di ako aalis dito hanggat di kita nakakausap. Para makakuha ng hustisya para sa kapatid ko. Alam mo, Teresa, nakausap ko na ang kapulisan. Ang sabi nila sa akin, nagawa na nila ang lahat para sa kaso ng kapatid mo. Kung nagawa na po nilang lahat, edi sana may lead na po yung kaso namin. Lahat po gagawin ko. Lahat po gagawin ko. Kung kakailanganin. Lahat po gagawin ko. Ano ginagawa mo? Ha? Ano ginagawa mo, Teresa? Ito yung gusto mo! Tigilan mo yan! Go no! Ahead. Tigilan mo yan! Ito yung gusto mo! Ito yung gusto mo! Stop it! Tigilan mo! Ano ginagawa mo? Ha? Lingkod bayan ako! Mayor ako dito! At higit sa lahat, may asawa ako!
Pasensya na ho kayo. Nagkukulo lang po talaga utak ko. Ito na lang. Bukas sa bukas, kakusapin ko si Kipolikar. Oh. Kaya na umiyak. Mayor? Oh. Magpapaalam na ho sana ako. Gusto ko na rin ho sana humingi ng pasasalamat na binigyan niyo ho ako ng trabaho dito. Habang gumugulong pa ang kaso ng kapatid ko. Noon ho, aminado ho ako na medyo galit ho ako sa mga lalaki. Binubugbog ho kasi ng tatay ko yung nanay ko noon. Pati na rin ho ako. Pero nung nakilala ho kita, nag-iba na ho yung pananaw ko. Ganun ba? Alam mo, ginagawa ko lang na may trabaho ko eh. Isa sa mga gusto ko eh yung nakapagbibigay ako ng hope sa kagaya mo. At dahil personal na kitang kakilala, syempre, gusto kong makabangon ka. Sayang ka eh. Talino, maganda. Kunting sipag pa eh, malayo mararating mo. Ah, Mayor. Para sa inyo ho, tubong paete ho kasi kami. At naging negosyo ho namin yan noon. Katinig pa lang kamay mo. Maganda. Kaya mo, iingatan ko ito. Paano? Ikaw na muna bahala rito, ha? Mauna na ako. Sige po. Salamat. Mali ito, Teresa. Mabuti lang siya sa'yo. Pero may asawa na siya. Ipapaluti ko na po. Grabe. Mahal na mahal niyo po talaga yung asawa niyo, no? Napakaswerte naman ni Madam Shaza sa inyo. Di ba? Sana all. Ay, ako. Ay, Mayor. Ito po, oh. Teka. May problema po ba? Hindi, wala. Parang kilala ko lang yung babae niya, pero kaya mo na. Ayan, Mayor, tingnan niyo. Ang ganda niya pa, ha? Okay na po ba sa inyo yan? Okay na, okay na to. Pakibalot na. Ayan, sige po, para ma-iwin niyo po. Hey, balutin mo na maganda to, ha? Kay Mayor yan. Talaga! Matias! Puntahan mo si Pablo at Ivan! Bini! 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 Halika dito! Halika dito! Sumunod ka na lang! Ha 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 ha!
Ano bang ginawa namin sa inyo? Please, wag! Please! Iya! Makaawa ako! Sige, boss! Yan! Yan ang gusto ko! Na nagmamakaawa ka! Dito ka! Tara, tuloy ka. Umupo muna tayo dito sa... Ay, girl, meron nga palang padala yung tita ko galing Davao. Ano yan? Ayan o, durian! Ang sarap yan. Paborito ko kaya to. Ayoko, ayoko. Ay, tayo, ang sarap. Hilog na. Ayoko, hindi ko paborito yan. Nung bata ako, ikaw lang. Masarap to, te. Unusok ako. Ha? Uy, pretty! Alaka! Alaka! Pala, sorry. Sorry, te. Nako, pretty, sabi ko na nga ba, buntis ka eh. Pakalandim talagang babae ka. Sorry, te. Yan. Balot mo na ulit, ayoko na po. Sige. Pag yun na, iuwi ko na lang. Uwi ko na lang sa bahay. Oy, wala na, oh. Alam mo, pagtitimpla na lang kita ng kape, patanggal umay. Okay, te. Nung magsabog ng tapangan Diyos sa mundo, nasalo lahat ni Elias. Huwag kayong mag-alala, Aling Alma. Kayang-kaya ni Elias yan. Sa isa po, nandun naman po si Paing eh. Eh ano ba kasi nangyari doon kina Joan? Wala akong sinabi si Elias eh. Pero Aling Alma, mukhang delikado po ilagay nila. Diyos ko, sana walang masama mangyari sa kanila. Lalo na kay Elias. Sige po, tatawagan ko po si Oka. Ma'am Shasha. Meron nga po palang gustong usisain si Senyor Magallanes. Bakit naman daw po napakatagal na mautas ang buhay o mamatay ni Mayor Alfonso samantalang matagal-tagal niyo na rin po yata siyang nilalaso nung binigay ni Nolan. Pero hanggang ngayon buhay pa rin si Mayor. Para namang nakalimutan nyo ng binili ni Nolan. Dapat paunti-unti lang ang pagpapainom kay Alfonso. Dahil kapag pinalaklak ko kaagad sa asawa ko, matitrace agad ng mga doktor ang lason oras na mamatay siya. Pero kung unti-unti lang ang pag-inom, mauuwi lang sa atake sa puso. Walang magdududa sa akin. Bayaan niyo, ma'am, at ipaliliwanag ko ng maayos kay Senyor. Dangan nga lang po kasi ay marami siyang plano para sa Maynila sakaling kayo nang umupo doon pagkapanalo niyo sa eleksyon. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa kanya malino sa isip ko ang plano. Kahit naman ako, kating-kate na ako mawala ang Alfonso na yan eh. Para makapagsama na kami ni Senator William. Ito pala yung mga pinapabili mong Ricardo para dyan sa Paris nyo. Salamat! Si Bubi kasi may sakit kaya medyo nakiusap muna sa akin. Tsaka pasensya ka na at medyo ginabi ako kasi alam mo na, bumiyahin muna ako. Ayos lang yun. Sa hirap pa naman ang buhay ngayon. Lahat talaga tayo kailangan doble kayod. Kamusta na si Bubi? Ayun, may trangkaso pa din pero mukhang okay naman na siya ngayon. Buti na lang okay na si Bubi, no? Oo nga eh. Hirap pa naman magkasakit ngayon. Ito na nga pala yung bayad mo. Salamat, ha? Salamat din. Arabel! Mag-usap nga tayo. Chang Manda, Happy New Year po. Happy New Year-in mo yung mukha mo. Walang happy New Year sa akin. Abay, walang kita tong paraisan ko. Ha?
Asan ang benta? Asan ang kita? Diyos me. Maling mali. Mali na kinuha kitang tendera dito sa parisan kong yan. Bakit pa ikaw, Diyos me? Kim, ayusin ka lang muna to, ha? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Sigurado ka, sigurado. Sige, okay lang siya. Okay lang siya. Sumbat ka na. Sige, madam. Alis na ako, madam, ha? Ate, bilis na ako, ha? Oo na nga. Ingat ka. Ma'am, kinagawa ko naman lahat, eh. Minsan nga, halos 24 oras ako nabibenta ng pares para lang makahapol yung kita natin. Ang sabihin mo, Denise, palko mo yung pera? Oo. Hindi po. Kaya walang halos pumasok na benta, eh. Ano ba naman, Annabelle? Pag halaki-laki ng iniluwal kong pera dyan sa paresan na yan, ang laking pera ang pinuhunan ko dyan, ah. Malamang, binubulsa mo yung pera, wala pumapasok na benta, eh. Ano to? Ma'am, hindi po ako ganung klaseng tao. Kahit hirap na po ako sa buhay, hindi ko magawang magnakaw. Alam niyo ba yung huling bilin sa akin ng nanay ko bago siya namatay? Wag na ako magnanakaw. Hindi ko susuwayin yun. Huwag mo akong dramahan. Ha? Makinig ka sa akin, magigigil ako sa'yo. Makinig ka sa akin. Ikaw, kinuha kitang tendera dyan sa lecture paresan na yan. Dahil pinsan ko ang nanay mo. Pinsan ko yung nanay mo, eh. Kaya kahit wala kang pinag-aralan, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, kahit bobo ka. Ay, tinanggap kita. Diba? O, tapos ngayon ano? Asan? Asan ang kita? Asan ang benta ko? Sumagot ka! Ma'am, mahina po talaga yung bentahan ngayon. Tsaka hindi nyo alam, ang dami nagsisulputan na bagong parisan sa... Lintek ka! Ma'am, pasensya na po. Ano po lang pasensya dito, te? Ang dami mong dakdak, ang dami mong sinasabi, ang dami mong dahilan. Oo, ang sabihin mo, tamad-tamaran ka lang. Ang tamad-tamad mo, ang tamad-tamad mo. Bipo! Oo, kaya walang benta. Pinapainit mo ulo ko. Ganito usapan. Gagalaiti ako sa'yo. Eh kung ang gawin natin, tanggalin kita sa trabaho. Ma'am, parang awa niyo na huwag niyo naman gawin sa akin yan. Wala akong ibang mahalam na trabaho. Eh, ganun naman pala. Oh. Takot ka mawala ng trabaho? Eh, di kumilos ka. Kumuha ka ng paraan. Kung kinakailangan magsayaw-sayaw ka doon, kumanta ka, tumambling ka, te. Oo, para na sa ganun magutom yung mga tao, kumain sa parisan. Gumawa ka ng gimmick, may benta, may kita. Hindi ba? Eto na madam, naman to! Annabelle, naiwan ko kasi yung Mickey doon sa motor. Mas umiinit ang ulo ko dahil sa'yo. Ako po si Kim Arthur. Isa po ako sa mga suko nyo dyan sa paresan nyo. At lahat po na sinasabi ni Annabelle, totoo po lahat yun. Eh, minsan nga doon na natutulog yan, eh, para makabenta lang. Masipag ho yan! Ang sipag ha, saan nga? Nagmamalasakit lang ho ako, madam. Huwag niyo po sana sinisisi si Annabelle. Eh, wala po tayong magagawa. Talagang mahina po yung bentahan ngayon, eh. Lalo na katatapos na ng Pasko at bagong taon. Pag huwag kayo mag-alala, lalakasin na kita nyo dyan. Sige. Annabelle, pagbibigyan kita, isa pang pagkakataon, ituktok mo dyan sa kukote mo. Kapag ang tumal-tumal pa rin ang pasok ng kita ng benta, ha? Sa isang linggo, abay, maghanap ka na ng titirahan mo at ng trabaho. At ipinapaalala ko sa'yo, itong tinitirah mong barong-barong na ito, ako! Ako ang nagmamay-ari! Opo, inyo po. Ha? Te, ang ending mo, sa kalsada ka matutulog, sa kalsada ka titira! Opo. Naiintindihan mo yung sinasabi ko? Opo, naiintindihan. Namnamin mo, ha? Naiintindihan ko po, Chang Manda. Tita. Uy, salamat dun, Kim Arthur, ha. Hindi mo kinailangan na ipagtanggol ako, pero ginawa mo pa rin. Salamat. Second tunay na kaibigan. Wala yun, Annabelle. Sabi nga ni Elias, di ba? Tayo-tayo lang na mga mahihirap ang magtutulungan. Okay. Kaya dapat, mag-sorry tayo. At isa pa, ibiniling ka sa akin ni Buboy. Ganun, kanya kamahal.
Grabe, punong-puno talaga kayo ng kalokohan, pero mabubuting tao kayo. Oh, siyempre. Salamat. Oh. Panana Bell, alis na ako, baka loobas na naman yung tsaya mong tigre. Ay, buti alam mo! Oh, tigre! Ah, madam! Bye! Ingat ka! Sino na ngayon ang mamamahala sa Manila kapag umalis ka? Si Calvin. Kailangan tumalas pa ang partisipasyon niya sa sindikato. Ate! Ate, nahanap ko na kung nasan si Black Rider. Bilisan mo! Tara!
si Romana. Sige na! Bilisan mo na!